Nakatanggap ng maagang Pamasko ang libo-libong mga pamilya sa Panay Islands. Ito ay matapos nilang matanggap ang titulo ng kanilang lupang sinasaka na iniabot pa mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang regalo na yan may bonus pang mga gamit pang saka. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa layuning maiangat pa ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Awards o CLOA sa mga agrarian reform beneficiary sa Western Visayas. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang kilalanin ang pagsusumikap ng mga magsasaka. Sa aming palagay ay walang pagkukulang ang inyong trabaho, ang inyong sipag, at ang inyong dedikasyon para sa pagsasaka. Kaya't na ngayon, kami naman sa pamahalaan ay gagawin ang lahat upang pagandahin ang inyong hanap buhay, upang pagandahin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Tinatayang nasa 2,779 land titles ang naipamahagi sa 2,143 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Panay Islands na may kabuuang 2,903 hektaryang lupain. Dagdag pa rito ang pamamahagi ng pamahalaan ng mga farm machinery upang matiyak ang magandang ani ng mga magsasaka. With the distribution of these titles in Western Visayas in other areas, we are set to exceed our nationwide target for land distribution for the year 2023. So, para sa akin, ito na ang pinakamagandang Christmas gift para sa ating lahat. Para ituloy ang ating nagawa na dito sa agrarian reform, I ask the DAR to complete the distribution of lands to their deserving owners while collaborating with all the agencies of government to support our beneficiaries in anything that they might need. Muli namang binigyang diin ng punong ehekutibo ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa pagkamit ng food security at food sufficiency sa bansa. Kaya hiling niya sa mga benepisyaryo ng Agrarian Reform Program, I urge you na pagbutihan ninyo at pagsamantalahan ninyo na mabuti itong magandang pagkakataon na ibigay namin sa inyo dahil nga sa pagbigay ng titulo. Habang kayo ay patuloy na nagsisikap, hindi rin kami titigil sa gobyerno na gagawa ng mga hakbang upang sa ikauunlad ninyo. Mga hakbang upang palakasin, pagyamanin, at pagtibayin ang inyong kabuhayan. Mismo si Pangulong Marcos Jr. din ang nanguna sa pagbubukas ng 18th National Scout Jamboree, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng aktibidad upang mamulat ang mga kabataan sa kahalagahan ng pamumuno at maengganyo ang mga ito na maging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. To our beloved scouts, remember that you are here also to have fun and to have an adventure, but to learn also about the more positive agents of change of which you can be part of. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.